This alternative classroom observation po for RPMS is considered only for school year 2020-2021 due to the absence of or to the limited capacity of face-to-face. Kasi alam naman natin, no, hindi sa buong Pilipinas talaga, sa buong Pilipinas, diverse eh. Iba-iba yung konteksto, iba-iba yung quarantine ano natin, community quarantine natin na level. So kaya po, we in the tayo po sa Department of Education is advocating na sana walang face-to-face. Kung merong face-to-face, still, we need to follow the IETF protocols. Kasi gusto natin lahat ng mga kasama nating guro sa buong Pilipinas safe at saka kicking sila pagpasok ng ano, pag nasa new normal na tayo para ma-welcome natin ulit yung mga kasamahan natin or yung mga bata estudyante natin sa field. So this time, isushow na po natin, ipapakita na po natin yung tatlong options ng observation. Ayan. So meron tatlong, sinabi ko nga kanina, meron tayong tatlong options ng observation. First one is the online observation. Ano tong online observation, sir? Ano to, sir? This applies to teachers who will adopt online synchronous learning, 'di ba? Meron tayong synchronous learning no na online no. So pag online ka na teacher, nag-online synchronous learning ka, regardless of the number of classes and learners, you are going to have an online observation kasi online teacher ka. Sir, ang tanong naman ng guro ngayon, sir, hindi ako online teacher, sir. Pero meron naman akong video, sir, na nire-release para sa aking mga bata. For those learners na walang internet. So meron akong asynchronous, sir. So ano, paano ako i-observe? So ito, nandito ka sa option number 2. So if ever that option number 1 is not possible, then you'll go to option number 2. Meaning, this is observation via video lesson. This applies to teachers who will adopt online asynchronous learning in any of their classes and learners. So yun po yung mga options na gagawin natin. Basta, we just have to remember that a video lesson must have been used in lesson delivery as part of the supplementary materials or as one of the learning materials for online asynchronous learning. It is not the same as the TV lesson for TV-based instruction. Hindi po sila magapareho. Itong option 2 lang po natin ay pwede natin gamitin if we are doing a video lesson for asynchronous learning modality. Pangalawa po na dapat nating i-remember, a video lesson must be SLM-based or MELC-aligned. A teacher can use any recording device to record herself or himself while teaching the lesson. Ang pangatlong reminder po is the video lesson can be stored in cloud. O ayun, di ba? Kung teke-teke ka masyado, you can store that in cloud or in any storage device or upload it online in an online class or in the learning management system. So yun po yung mga paalala natin. Sir, sabi mo merong tatlong option. Ba't dalawa lang yung na-present mo? Oy, lo and behold, nandito na tayo sa pangatlong option. Ano naman yung pangatlong option, Sir Caloy? Ito yung observation of a demonstration via learning action cell. Oh, na-amaze kayo, di ba? Kasi ginamit na natin sa learning action cell ngayon. Kasi as we observe, this time marami pong ginangyayaring learning action cell. So dapat lang po nating tandaan that this option is only possible if si option 1 at option 2 ay hindi pwede sa ating learning delivery modality na pinili. Kasi this only applies to teachers who adopt pure modular learning via print or digital format, radio-based instruction, and TV-based instruction. So alalahanin po natin, si option 3 lang po ay possible if ever si options 1 and 2 is not possible in our modality, in our classroom. Ayun. So RPMS, there should be 2 classroom observations. Yes, for the entire school year. Hence, RATIS should submit 2 classroom observation tool rating sheet or inter-observer agreement form as MOV for objectives that require such. Meaning, yung objectives 1, 5, and 7. Kasi sila po yung nagre-require ng COT. And we need to also to remember this time frame. Meaning po, ina-advise po natin na lahat ng kasama nating guro sa field, please remember with this timeline po.
For classroom observation number one, we suggest that we're going to do that between the month of January to March 2021. And for our classroom observation number two naman, we're going to do that between the months of April and May 2021. Bakit tayo nagsasuggest ng mga timeline na ito? Kasi ayaw natin na mag-file up yung mga gagawin ni teacher. So if we're going to follow this kind of these timelines, mas lesser po yung gagawin natin bilang guro. At nakaplano po siya para hindi naman tayo mabigatan masyado sa ating panahon, especially this time of COVID po, na talagang nahihirapan tayong lahat.